Vladimir Putin ang pinaka-pinag-uusapan at pinaka-kontrobersyal na pangalan ngayon sa buong mundo. Tuwing naririnig natin ang pangalang ito, naiisip natin ang kanyang kakaibang aura, matapang, agresibo at higit sa lahat, walang kinatatakutan. Wala nga ba talaga? Kilalanin si Alexei Navalny, ang pinaka-kinatatakutang tao ng presidente ng Russia. Si Alexei Navalny ay isang abogado, blogger, anti-corruption activist at isa sa mga kilalang leaders ng Russian opposition. Layunin ni Alexei na patalsikin si Putin at ipaalam sa mga tao ang tunay na nangyayari sa kanilang bansa. Kaya ang mahalagang tanong, ano nga ba ang tunay na nangyayari sa Russia? Mula noong 2000, si Putin na ang pinakamakapangyarihang tao sa buong Russia. Bumaba man siya sa pagkapresidente noong 2008 hanggang 2012, may impluwensya pa rin siya sa mga pinuno nito. At ngayon, nasa pwesto na ulit siya. Ipinakita niya sa buong mundo ang kanyang kakayahan. Subalit, si Putin ay ang mukha lamang ng grupong tunay na nagpapatakbo sa Russia. Katabi ni Putin sa kanyang trono ang mga Russian billionaires na tinutulungan niya at syempre ang tumutulong sa kanya. Ang mga billionaires na ito ang may hawak ng mga main industries sa Russia. Sila ang tunay na may kontrol sa oil, mining, telecom, gas at iba pa. Si Putin kasama ang mga billionaires na ito ang namumuno sa korupsyon na nangyayari sa kanilang bansa. Sa katunayan, ayon sa isang international report mula 2000 hanggang 2008, umabot sa $427 billion ang biglang naglaho dahil sa korupsyon. Ang tanong, bakit hindi ito alam ng mga mamamayan ng Russia? Simple lang ang sagot dyan. Siniguro ni Putin na mapapasa kanya ang kontrol ng media sa Russia mula sa newspapers hanggang sa TV at nagpapadala siya ng mga pulis sa independent media companies ng Russia upang masiguro ito. Ngayong hawak na niya ang media, kaya nang kontrolin ni Putin ang balita at mga impormasyon na matatanggap ng mga tao. Dito na pumasok sa eksena si Alexei Navalny. Noong 2010, inihayag ni Navalny sa publiko na mahigit kumulang $4 billion ang ninakaw mula sa Transneft, isang transportation company na pagmamayari ng gobyerno. At hindi ito basta pagbibintang lamang dahil may nakuhang malakas at konkretong ebidensya si Alexei nang ma-access niya ang internal documents ng kumpanya. Doon ay napag-alaman ni Alexei na may malalaking halaga ng pera mula sa funding ng kumpanya na nililipat sa mga offshore accounts ng ilang Transneft officials. Simula pa lamang ito para kay Alexei. Noong 2011, nag-organize si Navalny ng isang malaking protest noong nanalo ang majority sa partido ni Putin. Kahit na maraming reports na nagsasabing nagkaroon ng dayaan sa elections, ang protest na nangyari ay isa sa mga pinakamalaking protesta na naganap sa pamumuno ni Putin. Sa taong iyon, sinabi din ni Alexei sa isang radio interview na ang United Russia, ang partidong nagpapatakbo ngayon sa bansa, ay isang grupo ng mga manluloko at magnanakaw. Maliban sa public appearances, public statements at protests, ginamit din ni Alexei ang social media upang kontrahin ang administrasyon at dito siya mas sumikat pa sa mga tao. As of 2021, umabot na sa mahigit 6 million ang subscribers ni Alexei sa kanyang YouTube channel. Sa channel niya, inilalabas ang baho ni Putin at ng mga Russian billionaires na kaalyado nito. Pinapalabas niya sa mga video ang mga ebidensya na nakalap ng kanilang grupo at patok na patok ito sa mga nanonood. Lalo na't hinahaluan ng katatawanan o trolling ni Alexei ang kanyang videos. Seryoso ang goal at ginagawang investigation ni Alexei, pero hinahaluan niya ito ng konting entertainment value upang mas manood pa ang mga tao. Siyempre, hindi ito nagustuhan ni Putin at umaksyon din siya laban sa lawyer activist. Sa katunayan, may mga reports na nagsasabi na hindi binabanggit ni Putin ang pangalan ni Alexei. Ipinadakip niya si Alexei para sa mga kasong embezzlement kahit wala namang sapat na ebidensya ang kampo nila. Noong 2021, isang korte sa Moscow ang nagbigay ng hatol ng organisasyon na pinamumunuan ni Alexei, ang Navalny's Anti-Corruption Foundation o FBK, ay dapat ipabilang sa ISIS at Al-Qaeda bilang isang extremist group at tuluyang naban ang mga supporters nitong tumakbo sa elections. Subalit ang pinakamalaking pag-atake ni Putin ay ginawa niya noong 2020. August 2020,
Nasa Siberia si Alexei at ang kanyang grupo upang mag-shoot ng isa na namang video na kumukontra kay Putin. Dahil malapit na ang regional at local elections sa mga panahong iyon, kinukumbinsin niya ang mga tao na huwag bumoto sa United Russia, ang partido ni Putin. Noong pauwi na si Alexei sa Moscow, dito na nagparamdam si Putin. Sumakay siya ng isang eroplano mula sa Tomsk Airport papuntang Moscow. May estimated travel time na 4 hours ang flight. Subalit hindi pa nakakarating si Alexei sa kanyang destination, may nararamdaman na siyang hindi maganda. Biglang sumama ang katawan ni Alexei at hindi nagtagal, nakaramdam siya ng kakaibang sakit na hindi niya pa naramdaman sa buong buhay niya. Halos mahimatay siya sa sakit at nanigas ang kanyang mga muscles. Naglanding ang eroplano at sinalubong siya ng medics, pero bigla silang umatras dahil mas kailangan umano ni Alexei na dalhin sa ospital. Sa ospital, mas naging kakaiba pa ang naranasan ni Alexei. Sinabi ng mga lab personnel na wala silang anumang nakitang mali sa results ni Alexei kahit na unti-unti na siyang namamatay. Nagsuspecha ang mga doktor sa resulta ng laboratory tests ni Alexei, kaya ginamot nila ito base sa kanilang hinala na may lumason sa kanya. Subalit habang nasa intensive care si Alexei, bigla na lang may dumating ng mga Russian authorities sa ospital. Dito na natakot ang pamilya ni Alexei. Sa kabutihang palad, nakalipat si Alexei sa isang ospital sa Berlin, Germany, at doon naligtas ang kanyang buhay. Higit sa lahat, napagalaman ng mga doctors na totoong nilason nga si Alexei at ang ginamit ng mga salarin ay isang klase ng poison na tanging ang Russian military at intelligence lamang ang gumagamit. Nagawa pa ngang mapaamin ni Alexei ang isang Russian official kung paano nila nilason si Alexei nang magpanggap siyang kasamahan nito. Dito na mas lumakas pa ang presensya ni Alexei at ang pagkontra ng mga tao kay Putin. Noong January 2021, bumalik si Alexei sa Russia at doon ay agad siyang hinuli ng mga otoridad dahil vinayolate niya umano ang terms ng kanyang 2014 embezzlement case, isa sa mga pakana ni Putin laban sa kanya. Nasa kulungan man, lumalaban pa rin si Alexei Navalny. Patuloy pa rin ang paglabas ng videos ng kanyang grupo tungkol sa korupsyon at iba pang mga kababalaghan na ginagawa ni Putin. Kung ano man ang mangyari sa kanya sa mga susunod na taon, isa lang ang tiyak para sa pakikipaglaban niya sa pinakamalakas na puwersa sa Russia. Si Alexei Navalny ay isang simbolo ng katapangan, hindi lang para sa mga kababayan niya, kundi pati na rin sa buong mundo. Anong masasabi niyo tungkol kay Alexei Navalny? Kaya kayang talunin ng kanyang grupo si Putin? Ano sa tingin niyo ang mangyayari sa kanya sa mga susunod na taon? Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.